Ayan, good evening guys. Let's go again guys. May tatanong lang po ako sa inyo mga kapatid. Pero bago sa lahat guys, huwag niyo kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko, Carla Charat Vlog. Ayan guys, wala nang intro-intro guys. Umpisa na natin yung tanong. Ang itatanong ko po guys, bakit ang lahat ng mga, halos lahat ng mga tao ang naghahanda ng bilog na prutas, yung bilog na prutas. Kadalasan sa atin guys, lahat guys, naghahanda tayo ng bilog na prutas. Yun ang pinaka-tanong ko guys, na bakit ang lahat ng tao ay naghahanda, halos lahat ng tao ay naghahanda ng prutas. Bigla shout out po sa lahat ng mga supporters and subscriber ni Carla Charat Vlog. Huwag niyo kalimutan guys, always support lang po guys sa lahat ng mga upload kong videos. Meron po akong live stream every 7 PM in the evening. Supportahan niyo po ako guys para magkakaroon po kayo ng more information about fixing our channel. Maraming salamat po and let's support each other. Thank you. Happy New Year sa inyong lahat guys. Tapos na ang Pasko, Happy New Year sa inyong lahat. And thank you very much. And sana may makasagot po guys sa tanong ko kahit ako guys. Hindi ko alam yung tanong na yun. Hindi ko alam kung bakit ang halos lahat ng mga tao ay naghahanda ng mga bilog na prutas. Kadalasan sa kanila naghahanda sila 12 fruits talaga na bilog. Ngayon kung halimbawa guys, ano kaya ang pinaka one purpose doon sa bilog na prutas? Kasi sa akin panindigan, yung bilog na prutas, halimbawa yung itlog, eggs, parang nasisiro ka eh, nasisiro ka. Pero sa kanila parang blessings daw. Thank you guys for watching and din na huwag niyong kalimutan subscribe ang YouTube channel ko, Carla Charat Vlog. I-like ang video ko at i-bill all guys para makikita niyo sunod kong upload na videos. Thank you, salamat po.